and welcome back to my channel. So, another tutorial na naman po tayo ngayong video na to. So, bago po ang lahat, gusto ko muna bigyan ng big shout out si Babe Marquez at saka po si Adrian Roquero dahil nagpapa-shout out po sila sa video na to. So, ang video na to is all about tutorial sa mga less 1,000 subscribers na gusto makapag-live stream. So, kung hindi ka pa nakakapag-reach na requirements sa YouTube na 1,000 subscribers, hindi ka pa makakapag-live. So, katulad sa tulad ko na 300 plus subscribers pa lang, makakapag-live na ako using this app. So guys, hindi ko napapatagalin yung tutorial. Ito na yung video, guys. And guys, ito na. Ituturo ko na kung paano gamitin at i-download yung ating Streamlabs. So una, punta tayo sa Play Store. Then, search natin is yung Streamlabs. Streamlabs. Since na-download ko na siya, guys, i-open ko na lang siya. Itong application na to is recommended ko sa mga YouTubers na mga small YouTubers lang na lower 1,000 subscribers lang yung kanila. So, pwede tayong mamili dito. Login with Twitch, Facebook, Xbox, PlayStation, o kaya sa YouTube. So, sa YouTube natin siya i-click kasi doon tayo magla-live stream. So, mag-sign in lang tayo, guys. Ayan. Guys, siguraduhin yung wala makakita ng inyong password. So, guys, once na naka-sign in na kayo, i-verify kayo ng Google. Ayan. So, wait na lang siya. So, wala muna tayong gagalawin dito. So, click next. So, select widgets natin. So, yung mga pinaka-importanting ano lang. Yung pinaka-importanting settings lang, guys. So, yan, alert box natin. And then, click na rin natin tong chat box. So, select done. So, yan, guys, nakikita nyo, wala pa po tayong sources added. So, click natin tong tatlong guhit sa gilid. Ayan. Then, go to editor. So, since na click na po natin yung layers natin ng alert box and then chat box, pwede natin siyang palakihin at saka paliitin. So guys, itong alert box natin, under niya yung ating notification para malaman kung merong nag-susubscribe sa atin, guys. Yan, dyan ko lalagay siya sa baba. And then chat box natin, pwede rin natin siyang palakihin at saka paliitin. So since chat box naman siya, ilalagay ko na lang siya dito sa gilid. Ayan. So guys, pwede rin tayo mag-add ng ating widgets. Ayan. Ng viewers count para malaman natin kung ilan ang nag-view sa ating live. So ayan, pwede natin siyang paliitin din, guys. Nilagay ko lang siya dito sa ilalim ng ating alert box. So, click check lang kung done na kayo. So, nakikita nyo pa rin, no capture sources added. So, click ulit natin tong tatlong guhit and then editor. Then, click nyo lang yung plus sign, guys. Plus sign. Then, meron kayo makikita dyang ano, options, add widget, add text, add image, add camera, and add screen. So, ang gagawin ko is, click ko yung add camera. Ayan, nakikita nyo naman po yung malab, ayan, pagmumukha ko. So, pwede natin siyang palakihin, widescreen, kung gusto nyo, and then, pwede rin natin siyang paliitin. Ayan, guys, nakikita nyo. Ayan. So, since, ano, gusto ko yung maliit lang, ayoko nung mga full pack na nakikita yung pagmumukha ko. Yan, ganun lang, guys. Maliit lang ang gagawin ko. So, kapag gusto nyo pa rin mag-add, ayan, click nyo lang ulit yung plus sign. Then, kung gusto nyo mag-add text, guys, yan, click nyo lang siya. Then, text label.
Ayan. So halimbawa, ang aking ad text natin ay Jog Vlogs Livestream. So add ko lang siya. And then ayan guys, pwede ko siyang palakihin, then pwede ko rin siyang paliitin. So guys, dahil dapat maliit lang siya kasi add text lang. Ayan, dito ko lang siya ilalagay guys, sa ibaba. So done na kayong magawa yon. Click niya lang yung check dun sa gilid. Ayan guys, kapag magla-live na kayo, pwede niyo nang i-click yung itong parang wifi sign dito sa ano, sa baba ng video nyo. Itong may kiklik nyo rin siya kapag gusto nyo na mag-live. So since di po ako magla-live, hindi ko muna siya kiklik guys, kasi ayun, magla-live ako bigla sa YouTube channel ko. So guys, eto na, hanggang dito na lang yung tutorial natin. Sana marami kayo natutunan. At wait lang, may pahabol pa pala ako. Punta ulit kayo dun sa tatlong guhit. Ayan. And then click nyo yung settings. And then punta kayo sa streaming platform. Click nyo lang yung YouTube natin guys, kasi sa YouTube tayo magla-live. And then select OK. And then yung sa audio natin, and record stereo audio natin guys. Okay na yan, naka-set up na siya. So that's it. Pwede na kayo mag-live guys. Click nyo lang yung ano, yung wifi sign guys, itong pula na to. So that's it for our tutorial para makapag-live stream kayo in less than 1,000 subscribers sa YouTube channel nyo guys. So that's it, thank you guys, bye bye.